Kasi yung nangyayari ngayon, pati hindi nakikisaw-saw eh. Now showing ang tapakan sa takilya ng Ktps at Made in Malacanang, si Senadora Annie Marcos bumuelta sa mga bumabatikos sa kanilang pelikula. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Made in Malacanang. Pugato ng mga ahas! Nilingkis na nila tayo! Maghihintay na lang sila lang kung kailan yung tamang oras para lagutin yung hininga natin. Versus Ktps. Paano yung mga desaparecido? Si mga singalbage ha? Paano yun? Alam mo, dapat, sa totoo lang, ang kasi meron akong pinos kanina dyan eh. Ang sabi nung isa na parang... ano ba yun? Nakalimutan ko na. Kinokomentohan nila. Kasi nainis lang ako dahil ginawang musical itong ano, Ktps. Siguro for the sake of artistic approach, yung mga paek-ek na mga ilang director dyan. Parang alam nyo, until now, hindi nyo pa rin nakukuha, ano? Kayong mga pinklawan, kayong mga dilawan. Until now, you don't really get it. Hindi sumasaksak sa kukote ninyo na ang karamihan, o marami sa mga, sorry, hindi karamihan, maraming mga Pilipino, they appeal on emotions, not the truth. Okay? Sana kung gusto ninyong ipakalat yung propaganda ninyo, sana you appeal sa emotions. Sa totoo lang, itong Made in Malacanang at labanan ng Ktps, talong-talo ang Ktps dito. Bakit? Entertaining yung Made in Malacanang. Entertaining na, nakakaiyak pa. Oh, sangka pa. Alam nyo ba na that's the two ingredients with S. Tunga eh. Two ingredients na sinasakyan ng Pinoy. Yung iyakan at saka yung tawanan. Yan ang pinakasinasakyan ng Pilipino na nakuha nung direktor ng Made in Malacanang. Kaya nga ito, isipin nyo. Isipin nyo maigi to ha. Bakit yung walang kakwenta-kwentang teleserye sa Pilipinas? Ha? Kahit na ano, ang haba-haba talaga naghihiyakan yung tao. As in, pinanunood pa rin nila kahit boring. Bakit? Kasi gusto ng tao yun, yung naiiyakan na nagiiyakan. O, eh bakit pagdating ng after ng iyakan? Pansinin nyo ha, sa prime time, kailangan mag-insert na, after ng news, kailangan mag-insert na nakakatawa na, comedy na. Kasi yun ang dalawang patok sa Pilipino. Iyakan at tawanan. Ang hindi ko maintindihan dito sa Ktps, hanggang ngayon, hindi nila naunawaan yan. Ipinagpipilitan na nila, ah, artistic, kailangan tayong maging artistic para makuha natin ang damdamin ng taong bayan. Uy, walang pakil... Sa totoo, ito ha, sana sumaksak sa kukote ninyo. Kung ano ang nangyari nitong 2022 election, wala nang pakialaman tao sa truth. Yan ang katotohanan. Kung ano ang resulta ng 2022 election, they do not care about the truth anymore. What, anong kinikare nila? Teleserye. Yung ape, yan ang nagwawagi. Yung inaape, yan ang panalo. Hindi nyo alam? Oh, sige, balikan nyo lang yung 2022 election. Palagi. They appeal on the emotion na aping-api si BBM kaya siya ang nanalo. Isipin nyo yan ha. For 6 years, para siyang ilaging inaapi. Ako yung aping-api kasi ito si Robredo, ito mga dilawan, ito mga ganito. Inaapi ako. Api, api, api. Oh, nakuha niya simpatya ng buong... ng buong karamihan pala ng taong bayan, nakuha niya simpatya. Oh, nanalo siya, di ba? Sana matuto na kayo. Itong mga Ktps na ito, itong mga naniniwala dyan. Kung talaga may pinaglalaban kayo, appeal to the emotions, tapos tsaka nyo isabihin yung gusto ninyo. Ay, suggestion ko lang naman. Jenny Balangquit, Team Isko, maraming salamat. Oh. Hindi ko lang balot na mga kontrobersiya. Get them out of the Philippines. Laban sa pelikulang big winner sa prestigyosong FAMAS Awards. Kalukohan yung mga ganyan nyo. Kaya tuloy, ewan ko nga guys, kaya talagang talong-talo kayo eh. Pasensya na, pero I'm just saying the truth pagdating sa masang Pilipino. Kaya sino manunod dyan sa...
Sino manunod dyan? Sige nga ho, sino? Kayo-kayo lang na yung, oh, wow, let's appreciate the art. Art yung mukha nyo. Kaya walang manunod yan eh. Kaya tuloy ako, medyo sabi ko, ano kaya, panunurin ko ba ito? Eh, tutulugan ko lang to for sure eh. Hindi dahil sa ayoko sa ano, pero yung mga ganyang style eh. Ay, maraming salamat. Binigyan ba ako ng pambili ng ticket? Kaya lang sabi ni Chloe tsaka ni Bibi Jade, kasama daw sila. Eh. Manunood daw din sila. Sabi ko, yun na kayo manunood, baka umiyak pa kayo. Kaya-aya kayo, pag-iiyak kayo ha. Hindi, sabi talaga nila kanina, Sir, sama kami pag manunood ka nung Made in Malacanang ha. Sabi ko sa kanila, siguraduhin nyo huwag kayong iiyak ha. Sa bunutan ko kayo pag umiyak kayo ha. Huwag nyo akong dadramahan dun sa loob ha. Sa mahahalagang bahagi ng kasaysayan ng ating bansa. Ang dalawang pelikulang yan. Ayan ha. Ayan, hita mo ha. Natatawa ako kasi may mga naglalabas ang mga picture na wala daw nanonood dun sa Ktps sa loob ko. Hindi, may punto naman sila. Pipicturean nila yung mga sine na walang nanonood. Tapos pipicturean naman ng... Ay, naku, ang corny ng labanan na ito eh. Yung mga loyalista, pipicturean nila yung Made in Malacanang nakabubukas lang. So, syempre, mahaba ang pila kasi hindi pa nabubuksan. Diba? Tapos, doon sa kabila, pipicturean naman nila nung nakapasok na yung mga tao. Eh, di walang tao. Ang galing din ng propaganda eh, no? Buti na lang ginitong TV5, nilalabas nila yung talagang nangyari. Pero ano ha, ako, mas... Naniniwala ako ha, na talagang pagdating mo sa mas ma-appreciate ng tao, mas appreciate ng tao yung Made in Malacanang. Maniwala kayo sa akin. Sa tingin ko lang ha, manunood siguro yung tao sa Ktps kasi nai-intriga lang sila dahil nag-aaway sila. Di ba? Parang ganun. Pero in terms of appreciation, mananalo itong Made in Malacanang. Paiyakin ka ba naman? Eh, gusto ng tao yun. Kaya nga yung Titanic, di ba? Mga 10 beses pinanood ng mga dalagita. Bakit? It appeal to the ano yung dakusa yung asa na yung jack ko? Anong asa na yung jack ko? Ayan, kakahanap mo ng jack. Napa-jack ka. Ano ka? Oh. Hindi, di ba? Oh, di ba? Kaya nga nila pinanonood yung ano eh. Kasi they can relate. Na asa na yung jack ko? Mahal na mahal ko. Ayan. Na-jack ka ngayon, di ba? Na-hijack ka. Nabuntis ka ngayon. Kaka-jack mo dyan. Akala mo na ganun-ganun lang. Ngayon sa takilya ang Made in Malacanang showing in 200 cinemas habang ang Ktps showing in 120 cinemas. Nilinaw naman ni Ktps Director Attorney Vince Tanyada na hindi political ang kanyang pelikula. Wala rin daw siyang masama. Hindi pa political yan? Ano yan? Art lang. Tinapay kay Direk Darin Yap. I always believe in the sacredness of my art at I... Yun, sinabi ko na may art. Sabi ko sa'yo eh. Alam mo pagkaanig. Jenny, balang with Timis ko watching from hanggang ready to my flight to surprise my kids pambili ng kape. Wow, talaga madam, uwi ka sa Pilipinas. Make sure meron ka one health pass ha. Pag hindi mo na-apply yan within 48 hours, naku po. Pagdating mo dito, imamanual-manual chichenis ka pa kahit dun ka, dito ka na mag-apply. At huwag ka papascam ha, maraming scammer online. So, siguraduhin mo, walang bayad po ang One Health Pass. Hindi, alam mo, ito ha. Hindi ko naman sinasabing ito siya ha. Pero alam mo, palusot siya ng mga artist eh. Pag wala naka-appreciate ng kanta nila, wala naka-appreciate na, ng movie nila. No, this is all about art. This is not about gaining popularity. di ba, totoo mga artist? Hindi, this is avant-garde. This is all about art. Makaka-appreciate lang nito art. Hindi, pangit lang talaga. Huwag mo nang palusutin. Papalusut ka pa na art. Pangit lang talaga yung paggagawa mo. Hindi appealing sa public. Art mo mukha nyo. Hindi, kasi may mga ganyan eh. Sa dato, hindi biro at remember, ano ako, College of Music ako. UP, College of Music ako, di ba? Tandang-tanda ako, may mga kaklase ko nung nagsasabi, hindi, huwag tayo mag-pop, kailangan jazz tayo, it's art. Music is an art. Huwag tayo mag-pop, kailangan jazz tayo. Oh. Tapos pag walang nanonood sa kanila, it's okay, it's all about art.
So, totoo lang, it's all about art. Baka si pangit lang talaga, hindi appealing. Art mo dyan. May mga, art, ano naman eh, may mga just naman na na-appreciate ng tao. Kasi maganda, na-appeal eh. Kasi kung sino, walang manunood din, wala rin kwenta. Anong pa art-art mo dyan? Ah, hindi po si Atorno yung tinutukoy ko dito ah. Magamit ang sining ko sa politika. Mas naniniwala tayo doon sa merito ng pelikula namin. Kamakailan lang. Alam mo ko sa iyo, Atorni, mag-espadahan na lang kayo. Ni Daryl Yap. Bakit espadahan? Wag yung isipin na naman bastos yung espadahan, ha? Mag-espadahan kasi naglalaban sila ng mga, nagtutunggali sila ng mga kanya-kanya nilang patutsade. Di mag-espadahan sila, ganun-ganun sila. Belyaki, Banat Bay, nakakatawa ka talaga, para ka manguhula. Inabangan ko din yung banat mo sa mga babaeng maharot. Ah, okay. Katulad ni Anharot. Tinan mo nga si Anharot ngayon, nawala na. Humaharot na kay Yorme. Ang binatikos ang bagong teaser ng Made in Malacanang kung saan nagmamadyong kasama ng tatlong madre ang isang babaeng gumaganap sa papel ni dating Pangulong Cory Aquino. Tinawag na malisyoso ng mga Carmelite sisters sa Cebu City ang anilay tangkang pambabaluktot sa kasaysayan. Hindi raw sila nagmamadyong noong February 1986. Ang ginawa raw nila, nagdasal na manaig ang kapayapaan at ang boses ng taong bayan. Dagdag pa ng Carmelite nuns, hindi sila kinuna ng panig ng mga nuns. Eh, ito naman kasing Carmelite na ito eh, mapagpatul din kayo eh. Dapat din yun na pinatulan eh. Kasi hindi naman sinabing yung video na yon, yung picture na yun. Kasi trailer lang yun eh. Inimply ba doon na yun yung panahon na nagkakaroon na ng kaguluhan sa EDSA? Hindi naman eh, di ba? Eh, sumakay kayo, naging issue tuloy. Yan! Kasi huwag kayong sakay ng sakay. Alam nyo, kasalanan nyo rin kung bakit na-publicize sobre. Hindi, totoo ha. Kasalanan din ng mga anyway, ganoon naman sila, mapagpatol din. Alam mo, sa totoo lang, matalino si Daryl Yap eh. Bakit? Alam niya yung kalaban niya mapagpatol. So, inaasar ng inaasar. Troll nga eh, yung mga asar. Tapos, papatulan mo, di magiging talk of the town yung kanyang pelikula. Diba? Eh, kayo, mga pinklawan, oongat-ongat din kayo, mapagpatol kayo eh. Kaya tuloy, ayan, no, sige. Wala na ngang kwenta yung panglalaban ninyo. Dahil, oh! Ganun eh. Di ba? Wala na ngang kwenta. Pinipress release nyo pa yung peligula na yan. Hindi, ito, walang biro ito ha. Walang biro ito. Kasi the mere fact na yung girls ko na non-political ho yun ha. I mean, kasi sila, alam ko yung mga gusto nila, yung mga trending-trending. Alam ko yung mga TikTok-TikToka nila. Alam ko yan eh. Siyempre, yan ang gusto nila. Hindi naman, ayaw na ayaw nila politika eh. Ako lang naman ang mapilit sa sarili ko eh, di ba? Ayaw nila ng politika. Ha? Pero bakit nakarating sa kanila na parang interesting yung Made in Malacanang? It is because yung mga banat ng kalaban. Etong kalaban din, medyo aanga-anga din eh. Sa totoo lang, sana wag na kayong bumanat, wag na kayong mag-react. Live si Anarot kasama si Yorme. Ang kapal ng mukha mo, Anarot, talagang sasabayan mo pa ako. Ha? O, di ikaw na, ayoko na. Pagalitan mo si Yorme. Puntaan nyo ngayon si Anarot, sabihin nyo ayo. Wala na, nagtampo na si Banat Bay. Joke lang po, ginojoke ko lang kayo. Inaaway ko lang siya. Hi nyo na lang ako sa kanya ha, kay Yorme. Thank you, ayan ha. Okay lang yun. Joke lang yun ha, okay lang yun ha. Walang problema sa akin yun ha. Okay lang yun.